over the man, but to be in silence. Mamuna for Adam was a first form, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity. Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong salita. I pray na po namin ang mensahe ngayon na ito po, mga topic na ito ay sabihin controversial din po sa iba. Hindi naman dapat, but I pray ako namin sustansya nito, Lord. Ito na may topic din namin, but ngayon gabi po ngayon ay makuha namin buong sustansya, Lord, dahil focus kami dito, Lord, kaya pong magpala sa aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So again, good evening po sa lahat. Title po nito ay Let the Woman Learn. Okay, so binitin ko yung title kasi napansin nyo, di ba? From 9, yung isang tema nito may kinalaman sa mga probahihan sa church. So, ano yung gusto sabihin? Nakalimutan ko na. But kanina lang po, no, ni-review ko yung, alam niyo po ba yung, ayan, gusto ko sabihin. So, meron tayong mga message nito before. So, pero ngayon, hindi nyo tayo nadaanan natin. So, isa-isay natin. Kaya, maganda. Okay, so anyway, ano po yung, ano yung una natin? Sa Timothy, first chapter, sabi po dyan, charity or love, / love, the end of the commandment. Sabihin, pag-ibig, yan ang pinaka-goal natin. At yan ang sign ng maturity. The more nag-mature ka, ikaw ay nagmamahal ng tama, ah. Okay? Yung iba dyan, ginagamit na buzzword yung pag-ibig na yan para kontrahin minsan yung hard preaching, for example, tsaka yung Bible, which is mali. So, pag-ibig na dapat meron tayo, pag-ibig ng Diyos, at ang Diyos may galit din sa kasalanan. And therefore, kailangan yung balance. Makita natin yung tunay na pag-ibig, yan ang ating end goal. Okay? And then, yung pangalawa po, no, sa second part naman ng 1 Timothy, yung tinatawag na good conscience. So, dalawang beses na banggit sa chapter. Ibig sabihin ng conscience, yung nakaka, no, literal na ibig sabihin niya is with knowledge, no? So, yung ating binigyan tayo ng Diyos ng natural capability na malaman yung tama at mali. Alam niyo po ba yun? So, syempre, hindi ganun kalinaw. Pero, malinaw din. As evidence po ng, yan, ngayon, lahat ng bagay pinag-aaralan na eh. Okay, napansin nila, pinag-aaralan nila, kahit nasang parte ka ng mundo, yung mga tao doon, alam, masamang pumatay. Ba't kaya? Diba? Kahit saan ka pa, masamang magnakaw. Diba? Huwag mong sasaktan ng walang dahilan yung tao. So, universal po yan. Kasi according sa Bible nga, yung conscience. But hindi lang basta conscience, good conscience. Doon tayo nag-focus. Amen? Kasi yung conscience na yan, means nakukorrupt din yan. Or humihina. So, kailangan ay mapanatiling, maganda, maayos. And then, last week, faith and truth or verity. So, yan po ay tumutukoy kay Paul. Sinabi niya dyan, siya ay tagapagturo, especially yung mga Gentiles, primarily, in truth and verity. Sorry, in faith and verity. Kasi nga, yan. So, medyo tinapig natin, of course, ang faith, then katotohanan, medyo basic, but maganda rin na daanan natin. So, ngayon naman, yung huling ano doon, tayo nagtagal, di ba? Naalala niyo ito si Daddy, nanggit pa sa akin. Hindi ko lang malinaw yung dating sa kanya doon, so dapat malinaw eh. Pero hindi kasi YouTube yun, no? So, pag Facebook siguro, mabagal. Okay? Nice yun. Wala si Richie, ikaw naman. Okay, mainig. Ayun, so si Daddy, may nabanggit daw siyang, tinataas mo yung kamay mo. Tinataas kamay ko, inaalala ko ito pala. So, pwede natin si Daddy doon na malinaw doon yung dating sa kanya. Ng, ano, nabilis na may internet, ewan ko lang bakit, ganun. Baka dito rin isa nakawala, hindi ko alam. Okay, so naalala niyo ba yun? So, ito yung mga charismatic yung ano natin dyan. So, in-explain natin yung tamang ibig sabihin nito. Okay?
Hindi lang yung pagtaas ng kamay. Yan po ay, siyempre pinapractice mo yung kabanalan. Ganun po yun. And then, yung galit, huwag maling galit. And then, doubting, of course, lagi masama yan sa pananampalataya. Of course, sinabi ng Diyos. Ngayon, may allowed tayo minsan na mag-doubt. Okay? Yung isang taong honest, alam mo yan, hindi yan nag-assume, nag-presume. Familiar na ba kayo sa mga term na yun? Presumption? Sa Bible din yan eh. So, isabihin nun, basta, yun na. Diba? Parang distasyon ko kagabi sa kanila. Sabi ko, pangit naman na sabihin mong ligtas ka, hindi pala. Kaya tayo, hindi naman binabastos. Pero nagtatanong lang tayo. So, ganun din pala gagawin nyo ha. Huwag kayong, ano, matuto kayong magtanong para malaman nyo yung totoo, hindi mag-assume lang. Kahit sino ka pa, matanda ka ng Kristiyano, o may nag-accuse, or palagay mo, ganyan ba yan? Huwag kang mag-a-assume agad. Kasi kahit member na kung anong grupo yan, it doesn't necessarily mean na ganun din siya. Okay? Amen? Yan. So, dito na kayo tayo ngayon. So, pansinin natin yung pag-umpisa dito, no? In like manner also. Ano yung sabihin nun? So, kasi may connection po yan sa kasasabi lang. So, dito sa 8 po, medyo nag-focus sa mga lalaki. Okay? Ulitin ko lang ha. Sabi yan, I will therefore, gusto ko, para sa mga kalalakihan, or obviously, pag lalaki kasi medyo generic yan, di ba? Men, human, man. Minsan, lahat ng tao tinutukoy dyan. Okay? Pero, dahil kinontas yung babae, so primarily, lalaki to. So, ugalin na, mga lalaki dapat pagpakabanal, yung galit na mali, wala, yung doubt, pag sinabi ng Diyos na totoo to, gawin nyo to, hindi yung magda-doubt ka pa. Ay, sinabi na nga ng Diyos eh. Okay? Yan, so primary sa lalaki. So, punta tayo sa mga babae ngayon. Dalawa lang naman yan eh. So, kung may in-expect sa kalalakihan, hanggang matapos po ito, no, 9 to 15, puro kababaihan na yung topic. So, kaya again, ang title natin is, Let the Woman Learn. Dapat tayo matuto. Kaya sabihin ko na rin, ulit, yung lalaki, dapat alam niyo lahat. Okay? Nalala ko yung verse sabi sa mga bata. Sabi doon, even a child is known by his ways. Diba? Sabi doon, whether they be good or whether they be evil. So, sino kinakausap doon? Mga? Wala sumasagot eh. Sino sinasagot? Even a child is known by his way. Sino kinakausap doon? Ha? Ha? Lahat? Bata? Ha? Matanda? Lahat? Mga bata, okay na. So, lahat yon. But especially, matatanda. Ah, galing si Christian, ah. So, kinukumpara tayo sa bata. So, hindi yung bata ang bida doon. Pero, parang sinasabi sa atin, obserbahan mo kahit bata yan. Diba? Diba, Richie? Nice ka. Dito ka. Even a child. Yan. Ayan, katulad niyan. So, pag nakita mo yung bata, may mga action siya na-observe mo, alam mo yung iniisip niya, di ba? Hindi pwede sabihin walang kamuang-muang yan. Pero, yan, mga ganyang kabata na ano, tinuturoan natin sila, di ba? So, gusto sabihin doon, so pag nag-observe mo yung bata, alam nito yung masama at mabuti. Pwede nilang itama yung mali, pwede yung... So, ganun ka rin. Kaya tama yung tagasagot ni Christian. Ang kausap doon, yung mga matanda. So, huwag mo pagpalagay na kala mo, kahit matanda ka na, hindi ka na judge, di ba? At di, hindi ka ma-found out kung ano man yung pinagagawa mo sa nagsekreto mo. Ma-found out ka pa rin. So, dito naman ngayon, ganun din. So, mag-focus tayo sa mga kababaihan, pero obviously, ang lalaki pa rin yung leader ng tahanan, ikaw dapat makalam nito. Di ba? At wag mo lang pabayaan yung... Kaya kanina po, medyo ni-review ko ulit yung feminist movement. Okay, ang ganda pa ng pag-aralan yan. Talagang makikita mo yung paggamit ng demonyo dun. So, totoo lang. And, ayan. So, maganda yung front nila, of course. Sasabihin nila, para yung mga babae, bigyan karapatan. Parang ganun. So, sa batas, so, may sinabi, lahat ng tao may proteksyon ng batas. Kunwari, ganun.
a right to liberty. Sa US pala yun. So, liberty, ano ba yun? Happiness, and the pursuit of happiness, mga ganun. Sa US, lahat na ng tao eh. Tao ba yung babae? And then, special na batas gawa natin para sa babae. So, patas ba yun? Nakita niya yung problema doon. Okay, so, kaya, kung tao ka, ba't di may special, ano ka pa, treatment. Okay, so, ngayon, mga bakla naman ng, ano, kasi nakita nung mga bakla, yung mga babae, hindi naman babae, kasi mga loko-loko yun, yung iba doon, lalaki din. Ang nagpo-push yung feminism, yung mga bakla ngayon, kami din. Kaya, laking kalakuhan. So, yun, so, madaanan po natin ngayon yan, okay? Lahat. Kasi nga ay para sa inyong feminist movement, daanan ko na nga. Gusto kong basahin, i-highlight yung mga mga key points doon. No? What is feminism? Kahit introduction lang po. What is feminism? Walang network. What is feminism? Okay, sira. Type na lang ako. Feminist movement. Okay, gusto kong basahin sa inyo yung ibang points dito. Kasi nga, ang front nila, pansinin nyo, kasi hindi lahat po ng tao may agenda na ipa-front sa inyo kung ano yung gusto mong marinig nila. Okay? Ngayon yun. Ba't wala nga akong connection? Hindi na kaya. So, ganun po yun. So, yung front nila ay napakaganda. Kesyo parang maging pantay-pantay daw. Pero pag may pinanigyan ka na, pantay-pantay pa rin ba yun? Tatanong po ako. Hindi na, di ba? Kasi pinanigyan mo isa eh. Yan. Okay, so feminism is a range of socio-political movement and ideologies that aim to define and establish political, economic, personal, and social equality of the sexes. So, yun, maganda, di ba? So, pero tanong doon, hindi ba equal? Ayan. At kung hindi, sino yung may fault? Yun ang tanong doon eh. Kasi ang ginagawa parang may straw man, alam niyo na ba yung straw man na tinatawag? Ano po yan, isa yun sa mga logical fallacy. Tandaan niyo to ha. Sabihin po ng logical fallacy, yung pag nagsasalita, mayroong mali. Okay? At yung ibang hindi masyado nag-iisip pa or hindi mo natutuwa, hindi na-train, hindi nila alam na may mali pala doon. So sinabi yung lagi yung example, pinaka-simple yung example yung ano, tinatawag nilang fallacy of ambiguity. Okay? So, example na lang, para madaling makuha. Sinabi kong, love is blind. Hindi, sorry, ano muna, God is love. Tama ba yun? Tama, then naitindihan mo yun. God is love. Okay, sa Bible yun. Love is blind. Tama ba yun? Love is blind. Love is blind. Narinig nyo na ba yan? Tama yun. Sabi sa 1 Corinthians 13 eh. Believe it all things. So pag mahal mo kasi, maniniwalaan mo na lang. Diba? Parang di mo nakikita. Nagkaroon siya ng fault. Kaya mabaho yung hininga niya. Ganyan. Huwag naman. Pero, ganun po yaksin dahil mahal mo siya. Parang di mo nakita. Kaya love is blind. So, totoo din. Eh kaso, kaya ulitin ko, God is love. Tama. Check. Love is blind. Tama rin. Eh pwede ko ba sabihin, God is blind? Kasi God is love, tapos love is blind. Hindi, God is blind. Nakita niyo yung mali? Kaya ang tawag doon, ambiguity. Kasi kanina, iba yung definition na gusto niya sabihin dito sa God is love. Sa love is blind, another, iba na naman. Ibig sabihin, hindi mo pinupunay yung mali ng isang tao kasi mahal mo. So, pag in-equate mo, God is blind, ako, ano nangyari? Nagkaroon ng error sa pag-equate doon. So, ano lang, sample lang yan ha, mabilis lang na
logical fallacy yung tawag dyan. Okay, so another example, yung binabanggit ko dito, kanina, yung straw man. So, sorry ah, para ano yun yun. Mag sinabi straw man, alam niyo yung man, ano yung straw? Ginagamit pag inom din, hindi yun. So, pwedeng panali, pero hindi kasi sa panahon nila, alam niyo yung scarecrow? Alam yung scarecrow, di ba? So, gagawa sila ng kunwari tao para lokohin yung mga ibon. Para hindi kainin yung kanila. Ano, straw ang tawag nila kasi doon kasi parang ano yan, yung mga hindi mo na kinakain, di ba? Straw tawag doon. Panakot. So, ngayon, pag sinabi straw man, yun nga yung parang gumagawa ka ng scarecrow na lang. Tama, yun ang familiar kayo eh. Pero straw man kasi yung ano eh. So, pag sinabing logical fallacy na straw man, or straw man's argument ang tawag doon, yung sabihin doon, gumagawa ka ng isang parang tao, yung straw man nga, tapos babanatan mo yun. Eh kaso, yung create mo lang yun, hindi necessarily yun yung nire-represent nung sinasabi ng isang tao. Okay, so balik tayo sa feminism, ganito yan. Sabi nila, eh, naapin nyo kasi mga babae. Sinong kayo? Lahat na lalaki? Diba? Yun ang problema dun. Eh, paano ba yun? Meron ditong isang grupong loko-loko. Kunwari, 10% of the population ng mga lalaki inaapi yung mga babae. 10%. Totoo yun, nangyayari. Binabalita, may ginulpe, may iniwanan, diba? Eh, paano yung 90% na mahal nila asawa na paano yun? Ayan nyo yun. So, may strawman sila kasi ganyan kayo, pero 10% lang pala yung tinutukoy yun. Mas gagawa kayo ng buong ideology based sa ganong klase ng maling ideology. Tama? Ano yun? So, dyan yung problema niyan. E di, nag-umpisa na. At I believe talaga may pagkilos ng demonyo dito. Kasi nga, parang COVID na yan, talaga nagkuntsabahan. Okay? Nagkuntsabahan at taka hindi na iniwala ibang tao ngayon. Pati yung mga bakla ngayon, di ba? Pride man kunwari. Yung bihira, meron kaninang meeting. Siyempre, hindi ko inatinan. Unless, gusto na lang marinig yung totoo. Di ba? So, malang hindi ka lang papabotohin, hindi ka tatanungin dun eh. Alam mo na yung gagawin nila, magsasabi sila ng kung anong ideology nila. O, di ba, tanggapin natin, ganyan. Ah, parang hindi po na yun. Kaya na magtanong dun. Kung pwede, gagawin ko yun. Okay? So, yun. So, may nagsulong nito. Alam nyo naging resulta? Sinabi naman dito eh. Isa sa mga sinulong nila, abortion. Kasi daw, eh, kung wala yung babae, yung lalaki, kahit magloko, kahit okay lang, yung babae, kawawa naman. Kaya dapat pa-abort nila yun para magtuloy-tuloy sila magtabako, katulad na lalaki. May problema, may pagkakaiba talaga yung lalaki sa babae. Saka again, hindi, kung matinong babae ka rin, alam mo na yung ganun ang kalagayan mo, hindi ka makapabuntis, di ba? Eh, hindi, kailangan eh. Gusto ko rin magsaya katulad nila. The more na pinapantay mo yung hindi pantay, okay, at yung mali kasi yung standard mo na yung gusto mo ipantay. Diba, ang Diyos na nagsabi talaga hindi pantay, yung lalaki dapat ang ruler, ibang role ng lalaki, pinapantay mo yung kalaban mo ang Diyos, parang kami mga bakla, ganun din. Kaya yung mga bakla ngayon, parang talagang ano sila eh, ang tawag dyan, trying hard. Tanggapin nyo kami ha, kahit sa demonyo kami, ayaw namin. Hindi, tanggapin nyo kami. Ang tanong, tanggap nyo ba yung sarili nyo? O, ba't dami kita tatanggapin? Regardless yung mga Kristiyano, hindi, naintindihan natin yun. Kaya lalong kinakawawa nila yung sarili nila. Kaya sabi ni isang preacher, dapat patayin nyo lang yung sarili nyo eh. Kasi parang sinisiksik mo yung sarili mo na ikaw yung may problema. Tapos, may ibang tao, gusto mong paniwalaan yung gusto mo na alam naman ng tao na ako. Mali. Okay. So, ganun din tong feminism, in a way. So, ano pa ba? Yan. Sa mga gender neutral. Ang isa sa mga sabi nilang, ano nila, na accomplish nila is yung nakaboto din yung babae. Magaling ba yun? Dati, hindi pinapaboto yung babae ngayon, bumaboto na. Oh, diba? Accomplishment, eh, lang naman lalaki lang bumoto. So, ngayon, mahirap yan, yan kasi nga, sabi sa inyo, ako din ako bumoto. Pero, kaya pa rin sagutin eh. Obviously,
Pero mas maganda yung suggestion ng isang pastor kasi sabi niya, kasi iba dyan, ang addict. Kasi ito, responsabling tao, kunwari, limang responsabling tao, tapos limang hindi responsabling tao. Tapos isang boto dito, isang boto rin dito. Tama ba yun? May equality ba doon? Kasi kung derelict tong mga to, sampu sila, marami, loko-loko. Tapos ipapantay mo dito, di ba? So yung suggestion ng pastor, tama. Dapat nga, yung mga wala daw, ano, hindi siya nalalait ha. Ito yung sabi niya. Pero may, ako medyo agree din ako na in a way. Kung sabi niya, yung dapat bumoboto lang daw, yung may mga kwentang tao daw, yung mga gano'n. Ibig sabihin, at least may pag-aari daw, yung sabi niya. So in a way, tama. In a way, mali rin. Kasi nga, ibig sabihin, sa pera lang, di ba? Pero, in a way, nakikita ko yung point. Kasi nga, kahit paano, responsabling member ng society. So, nasabi ko lang yun para sa mga babae din. So, tama bang bumoto sila? Sa Bible po, nakita nyo naman yung ano ng Diyos dyan, di ba? So, lagi yung lalaki lang binibigyan ng authority. Minsan, binibilang, hindi na nga binibilang yung babae. Pero may mga certain cases na sinasabi sila kasi kahit yung mga hari, di ba? Bakit special yung babae? Ba't minention? Kasi obviously, may special ginampanan yung babae at that time. Okay? So, may mga gawa yung babae pero talagang may pagtatangi din kasi nga ang design ng Diyos sa lipunan dahil ganun din sa bahay, yung lalaki dapat ay responsable. At it follows, pag nag-responsable yan, susunod yung buong pamilya niya. Okay, tuloy ko lang ha. So, last na point dito sa feminist. So, yun. So, marami rin nagreklamo dito pero in a way, may mga na-accomplish sila pa sa sarili nila. Pero actually, ang daming maling, ang daming baliktad na nangyari. Sa halip na mapabuti tayo, okay? Yun nga, na yung balance is nag-shift. Okay? Pansin niyo to, pag mas maraming babae nagtatrabaho, anong mangyayari sa mga lalaki? Ano? It follows na mas magiging weak, mas mababawasan din to. Diba? Ano mangyayari sa bahay? Hindi rin imbalance, diba? So, kaya nabangisan niyo lahat. Yung isang namanok dati dito, diba? Sabihin ko sino, pero yun. So, pataasan tayo ng sweldo. Ako, ganyan, ikaw. Walang bahay-bahay. Lahat tayo, katabaho. And therefore, ikaw, gugas ka rin yung pinggan, mag-ano ka rin. Maglaba ka na sarili mong... Imagine, hindi ang gulo sa bahay. Amen? So, isa yun sa mga nabanggit din dito na mga controversy. At nakaka-relate tayo dun. So, pastor, ito na. So, banggitin ko na lang kasi andito na rin tayo. Pastor, paano mag-aaral pa ba yung mga babae? Ganyan. Yan ang kasunod na ano yan. Ikaw ba, pastor? Di ba? Parang sa banking system na lang. Pasok ko na lang para maintindihan ng mga tao. So, ibig sabihin, dapat wala ng bango kasi yung mga yan, nagpapautang at sabi ng Diyos, papatubo. Sabi mo, ba't ikaw may utang ka sa bango? Di ba? Yung mga ganong tanong. Eh. So, obviously, may mga na-establish na sa ating sanlibutan, society natin na hindi mo na basta-basta matatanggal. Okay? So, we live with it and then gawin na lang natin yung kalooban ng Diyos na magagawa natin. Okay? Pagdating sa bangko, yun nga, eh sila ngayon yung mahawak niyan, di ba? Para sila yung may kapangyarihan sa mga property ngayon eh. Basta nga pa kukuha. So, sinasakyan natin yan. Pero, hindi tayo hanggat mari yung makikipag-participate sa ganun. Especially yung kung tayo na yung maano, okay na yung tayo yung ma-defraud according sa Bible, di ba? Kung naalala nyo yun. Kaya mo tayong loko, okay, kasi tayo man loko. Okay? So, yung pagkakaiba. So, balik tayo sa mga babayan, ganun din. O yung ibang gusto mag-aral, di mag-aral, okay yung mag-aral, kahit anong aral mo. Dahil pag nanay ka rin ng tahanan, tuturuan mo na yung mga anak mo eh, pwede ka ng business, wala problema eh. Pero, sinasabi natin, primarily dapat yung lalaki pinupush mo na magtrabaho. Dahil siya rin yung dapat boss, tapos siya rin yung dapat mag-decide, tapos dala siyang trabaho, ano siya? So, wala siyang, ano, parang di mo gagalangin, tama? Eh, paano kayo? Basta hindi na kayo mag-aaral ng mabuti, yung mga babae. Aralin mo na mabuti, pero yun nga, bandang huli, dahil di nyo na alam kung anong mangyayari sa buhay nyo, di ba? Hindi naman si pastor magpapakain sa inyo.
gawin mo yung kaya mong gawin, dapat mo gawin sa palagay mo. Pero ang panalangin natin, para ma-bring yung balance sa tamang role na sa pamilya, maghanap ka ng lalaki na maayos. And yun ang tuturo natin dito sa kanya, ikaw. Hindi nyo kailangan mong napakamayaman para mabuhay, no? Kung sakaling, yun, nakakuha ka ng magandang, ano, lalaki, hindi maganda lalaki, so yun, alam mo na, responsable yung lalaki. Ayun, ibig sabihin, nakahanda ka kung babae ka, i-relinquish yung, yun, malinaw, i-relinquish, ibig sabihin, suho ka na. Eh, paano pag gusto mismo ng lalaki na magpabaho ka? Hindi ako naniniwala may ganun na, ano, para lang, ano, siya, i-challenge mo rin. Diba? O sige, ako magtatrabaho din. Eh. Laban mo yung sarili mo, ano. Makakaisip yan, na mas maganda pala na sa halip na, ano, o tapos pag yung, ano, nanganak ako, paano yan, o. Salitan tayo, ha. So may isip niya yun. Kaya niyang gawin yun. Eh, ang hirap na. So, ako naranasan ko yun. Kaya, yan, si mamaya dati, may trabaho. Pero ang bilis sa akin eh. So si Pastor, sinasabi rin niya to, pero actually, hindi rin ganun ka-strong si Pastor dyan. Pero kasi nga, alam niyo naman, di ba? So, ang kado, may business. So, okay yung business. Basta, like, ito yung sabihin ko, ha? Primarily yung lalaki dapat. Siya lang yung may obligasyon na magtrabaho. Kung kaya mong tulungan, basta hindi mo, babae, basta hindi mo mapapabayaan yung primary role mo sa lalaki at sa pamilya, okay yun. Ibig sabihin, ganun kakagaling, for example. Diba? Pero sa akin, nakikita ko, malabo yun, lalo na pag more than 2 yung anak mo. Okay? Yun ang nakikita ko. Kasi paano mo gagawin yun? Kung may anak kayo, okay? So tuloy natin to ngayon. So nabanggit natin yung feminist movement, hindi maganda dinulot niya society. Yung iba dyan, ine-embrace yan kasi yung nasa utak niya, ano lang, kamunduan. Tapos sabi, eh, may karapatan kayo bumoto, kami din, may karapatan kayo sa pera. As if naman kukuntulin na, hindi kayang gustong kuntulin. Pag, ito yung problema dyan, kaya, huwag kayo magpapadala sa ganung argumento. Kasi in the first place, hindi naman natin sila kinukontrol na kontrol eh. Tama ba? Magigit ko kanina, kung gusto mo yan, mahala ka, at sabihin ko lang yung tama, yung design ng Diyos, ito yung the best. Yun ang message natin, hindi yung kukontrolin kita. Kasi again, hindi ako magpapakain sa'yo. Okay? So dito naman, may kinalaman sa church, pero mamaya makikita natin, doon sa pinag-usapan natin sa Facebook, may matatouch yan. Okay? So kaya, yan, ulit-ulit ha. Nag-focus dito sa lalaki, dapat nag-pray, holy, at iwasan of course, yung galit na walang kwenta, and then yung pagdududa sa Diyos. May sabi nito, in like manner also. So kung yung mga lalaki nagpapakabanal, okay, nagpipigil ng galit at ng pagdududa, nananampalataya sa Diyos dapat, ganun din daw yung dapat yung babae, pero may ibang mga binanggit dito. Obviously, kasi nga, yung rat, di ba, yan ang nakakiling dyan yung mga lalaki, madalas. So babanggitin sa mga next verses, yung mga bagay naman na may inclination yung mga babae, kasi madalas sa kanila ito. Okay? Okay, so kaya dyan, sabi dito, that women adorn themselves with modest apparel. Okay, very famous verse. So, isa-isa natin. Ano sabihin ng adorn? Adorn. Dinadamitan. Pwedeng dinadamitan or parang pinapaganda. Adorn. Obviously, yung context dito tama. Damit. Pero mas generic ano niyan, adorn is pinapaganda natin. Inaayusan. Yan, pag sinabi adorn. Yan, decorative. To make attractive by adding ornament, color, etc. Okay, so ganun din yung mga babae daw. Magpaganda kayo. Pero sabi dito, modest apparel. Ano yung modest? Yung apparel, tama, yun yung damit. Ano yung modest? Maayos, appropriate, modest. Nabanggit na natin to dati, naaral na natin to. Kaya ikaw tinatanong ko, ano yung modest? Ha?
Karespe-respeto. Modest. Simple. Okay, mas malapit yung kay Jana, no? So, pag sinabi pong modest is, alam niyo ba namin yung narinig ba kayo nagsabi na sabi niya, bago yung mag-iabang, sabi niya, modesty aside, alam niyo ba yan? Ayun, nabanggit. Yung sabi nun, yun, simple, or yung sabi ng modest, sabihin ko na lang, hindi nagtatawag ng attention sa kanyang sarili, okay? Tingnan natin dito yung dictionary. Definition, modest, is not large but sufficient in size or amount. Parang moderate. Yan. Free from pomp and affection. So yung pomp, ginamit po yan sa King James, no? Sino ba yan? Si Bernice ata yung alala kong tama. So yung pagyayabang, yun. Lower, inferior, station, or quality. So humble, yan. Okay, sa'yo, simple. So ngayon, tama na sinabi nyo kanina kasi alam nyo yung context nito sa damit. So pag damit, anong sabi nyo? Kagalang-galang. Eh, kasi nga, hindi masyadong, yun nga, kasi ganito sa mga babae, pag nagpakita ka, alam mo namang attracted yung lalaki dyan, anong gila? Hindi ka modest, ibig sabihin, nagtatawag ka ng attention sa sarili mo. Okay? Nagpapapansin, eh no, maganda ako, sexy ako, ganyan. Naintindihan? So, pag hindi modest yun, kasi nagyayabang ka, nagtatawag ka. Kaya yung isang illustration dito na kailangan din natin sabihin, kasi po yung iba naman, sobra namang haba. Arang Soriano, di ba? Sobrang haba nung ano. So, hindi pa rin modest yun. Kasi pag sinabi modest, hindi ka nagtatawag ng attention sa sarili mo. So, pag sobrang haba naman, hindi tinatawag ka rin ng attention sa sarili mo. Di ba? Kaya ganun, sobrang ano, sumasahit, parang kinakasal. Meron kang train sa ano. Hindi rin modest yun. Tandaan nyo yun, ha? Kasi may mga grupo po sa US daw na ganun yung anong tinatawag nila, Amish. So, hindi rin modest. So, ano nga yung modest? Hindi ka nagtatawag. So, sinasakyan mo kung ano yung uso sa pagdating sa fashion. Kasi hindi mo gustong, di ba, sobrang mahal nun. Ano yung tatak na yun? Grabe yun, no? Mayabang, hindi modest. Kahit pa hindi nakikita yung skin mo, anong tatak niya? Anong uso sa amin? Dati uso yung ano eh. Anong uso sa amin dati? Giordano. Eh yun, dami nang peking yun. Hindi yun ba? Baliwala na, okay? Ganun din, yung sasakyan mo, okay na, pareho kayo. Tapos papagandahin mo pa, lalagyan mo pa ng ano, ng dekal. Di ba? Ngayon, simple lang, okay lang. Pero, ang modest, again, ay hindi papansin. So, sabi nga dito, hindi naman, humble, yan. So, yan, malinaw ba mga kababaihan at lalaki din? So, nabanggit ko last time sa inyo, di ba? So, yun ang hayaan, si Pastor po minsan may magsabi ko na, may nag-ano dyan, si Marcy daw, medyo maikli magsun, di ba? So, kayo na yung magsabi hanggat maaari. Pero, syempre, trabaho ko din yan. So, gawin natin yan. Pero, di ba, huwag kang papansin. Okay. So, again, may ano kasi to, may inclination sa mga lalaki, sa mga babae na sila yung medyo magganyan. So, yun nga, okay ka naman magpa-charming, paganda. Huwag lang ano, masyado, sobra. Nakita niyo yan? So, yung normal na pa-cute ng babae, okay lang yan. Huwag lang pa-sobra. Okay. And then, but with shamefacedness. Dapat, nahihiya ka. Parang gano'n. Ibig sabihin, hindi yung... may sobra naman din sa mga... Alam niyo yung Mormon ba? Sabi doon, bawal silang tumawa ng malakas. May rule silang gano'n. So, yun na, may makikita mo rin yung ano sa Bible, pero nakasobrahan naman. Okay? Pero actually, sa akin, ha, magandang rule din yun. Diba? Huwag ka nang tawa ka lang na... Ba't mo kailang... Ayan, sabi ko na yun. Nag-react yun. Eh, siya na gano'n ngayon. Okay lang, bata yan. Pero kayo, ano? Hindi, kailangan mo malaman na napakasaya ka. Ibig sabihin, malakas tao. Hindi. So, ganito po yan. Lalo na ang pinaka... ang tawag dito? Yung nasa utak natin na ngayon, nabanggit na rin kanina ng modus apparel, yung nagpapakita ng ano-ano, di ba? Sigurado yan. Pag nagpapakita ng ganyan yan, paigsi ng paigsi, hindi yan shamefacedness. Ibig sabihin yan, talaga mayabang pa yan. Diba? Maporma yan. Tapos, nauna yan. Nauna yung spiritual na ma-corrupt bago yan magpaganyan.
Dahil hindi normal sa bata yan ganyan. So, naituro sa kanila yan, tapos hindi na-reinforce yung tama. Nakita nila, lahat ng babae pala, ganun maisi. Hindi. Ngayon, pag naturuan ka na, tanong mo sa konsensya mo, ano ba yung tama? Gusto mo bang i-display yan? Sabi nga nila, kung it's not for sale, don't display it. Diba? Yung mga pok-pok, yan ang ginagawa niya kasi for sale yun eh. Pag naka-bingwit sila, o gusto mo ng ganito, o sige, bayad ka. I-display nila, pero ngayon, hindi ka naman pala, kung di ka pok-pok, ba't ba di-display yan? Sige nga. E pa sabi na kung maganda ako, lahat naman kayo may ganyan eh, tama? Anong maganda? Hindi maganda yun. Diba? Hindi talaga. So yan ha, medyo may kinalaman yung shamefacedness. Ibig sabihin, kung di ka mayabang, kung di ka nagmamalaki, hindi ka nagpapabastos, nahihiya ka, di ba? Kaya nga sabi nung ano, madalas exhalation ng mga pastor, ganun eh. Magdadamit ka ng ganyan, tapos ganyan ka naman ng ganyan. Baba, taas. Hindi, ayusin mo na lang para komportable ka. Wala kang kailangan taas, baba. Men, sa atin dito, wala naman ganyan. No? Pero sana, pati kahit wala kayo sa church, maayos yung damit nyo. Hindi ko sinabing napakahaba. Basta normal lang, maayos, kagalang-galang, hindi bastusin. Okay? Shamefacedness, hindi ko yung mayabang. Lalo, nabanggit ka rin yung feminism, nasobrahan naman sila eh. Sabihin nila, inaapi kami ng mga lalaki, hindi lahat. Paano, ano, to what degree kayo inaapi? So, gagawin iba, lalabanan. Oh, sige ah. Oh, yabang kayo, mayabang din kami. Mali na naman. Alam nyo ba, nabanggit ko lagi ah, mga babae especially. Bigyan kayo ng tip. Mga babae, mga lalaki, gustong gusto ng babaeng babae. So, ano yung magandang feature ng babae? Siyempre, katulad nito, modest, and then hindi mayabang, hindi maingay, hindi matapang. Anong gusto mo? Malakas ako eh. Ako si Heidelin. Ewan mo, magkakagustong maayos na lalaki doon kay Heidelin. Sana meron, pero hindi sinasabi niya, no? Pero hindi. Pinosisyon niya yung sarili niyang mas macho siya. Hindi ako naniniwala. May lalaking maayos-ayos na magkakagusto doon. Amen? Malamang sa hindi, ano yun? Mga, anong tawag niyo sa mga mababang klase? Lalaki. Beta male ba tawag doon? Malaki din. Hindi, hindi ako naniniwala. Ha? Yung coach nila, asawa niya. Ano? Yung coach nila. Co-coach. Hindi, may tawag sila dyan eh. Alpha, yung ano, beta, gamma. Anyway, so yan, ang tip ko sa inyo, mga babae, kung gusto nyo maayos na lalaki, ang gusto ng maayos na lalaki, yung lalaking tunay, yung babaeng tunay na tunay din. Simple lang, hindi mayabang, hindi pa nakikipagpatapangan sa, di ba? Nakakasal yung gano'n, yung babae gustong, ano? Naku, kaya ang gulo nun sa bahay pag gano'n. Hindi ka gagalangin ng lalaki. Gusto mo, ibig sabihin, insecure ka nun, ibig sabihin. Nag-inig, ganun din yung lalaki, yung mga babae, gustong lalaki, tunay na lalaki. Kaya magpakatunay na lalaki ka, hindi mo kailangan magpamatcha ng ano. Basta yung attitude mo, responsable, ay, gustong gusto ka ng babae. Amen? Amen. Ayan ha, so ano pa, sobriety. Kung sinabi sobriety, nabanggit ko last time to, kabaliktaran po yan ng lasing. Pero obviously, sa ibang bagay, sabihin, kahit di ka lasing, at hindi ka talaga lasing, yung iba, kahit di lasing, utak lasing. And then yun. So ano ba yung lasing? Hindi maayos mag-isip, magsalita. Okay? Ano kalokohan. So, kabaliktad na nun, sobriety. So, babae ka dapat, matalino ka, maayos ka magsalita, hindi yung panay-kikay. Yun nun. Not with broided hair. So, inisa-isa po ito. Ba't sa palagay inisa-isa to? Kasi nga, yung mga bagay na yan, papunta yan doon. Pag ikaw, yung ayos ng ayos, ngayon, green ang buhok mo, mamaya, pula na, mamaya, blue. May something wrong with you. Hindi ka kontento. Diba? Yung ano man yan. Yung broided naman, parang ito, nakasi ano. Okay lang yan. Ilang hours mo ginawa yan, Ate Juliana? Hindi ikaw. Ilang oras nga yan? Ginawa. Minuto lang naman. Ha? Minute lang. Okay. So yan, okay din yan.
Maganda nga malinis, di ba? Pero yung pagpuro ganyan, merong isang YouTube channel itong mga ano. Ganon. So, okay din. Minsan-minsan lang. Pero na-addict naman. Iba-ibang style. Meron pa ganyan. Meron pa ganyan. Kung minsan-minsan lang, okay lang. Pero pag ginawa mo ng career yun, sabi dito, isa siya, nakalista siya sa'yo na, alam mo dito? Negative eh, di ba? Gold. Masama ba yung gold? Siyempre, hindi. Kaso, pag doon ka nag-focus, doon ka nagpaganda, kasi payaman na yan, di ba? Pearls, man, napakamahal din dati ng pearl. Costly, ay, nabanggit dyan. Okay, tama ba? Marami bang maganyang mga babae? Hermes. Si? Hermes. Imelda. Sino Hermes? Ha? Gucci. Ah, yung mga bag. Alala ko si Imelda. Saka si, sino ba yun? Basta yan. So, huwag kayong gano'n. Eh, basta, tama tao. Wala akong pera eh. Kahit na yung walang pera, di ba? Kahit walang pera, gumagawa ng paraan. Mga fake-fake. Pero yun, nag-uubos ng ano dyan. Pero walang time sa Panginoon, di ba? So, hindi maganda. So, tip. Anong gagawin mo sa, ano, kung babae ka, anong gawin mo sa oras mo na lang? Gawain ng babae. Magpagalingan kayo magluto. Nako, sarap nun. Ang daming recipe. Actually, napakarami, sobra. Kanina lang, may napanood akong ganun. Sarap. Kung alam mo lahat yun, naku, mamahalin ka ng asawa mo. Maniwala ka. Pati mga Junakis tuloy. Ang anak mo, amen? Di puro hotdog. Sige, ako Facebook pa ako eh. Tagal, oh, kumain na nga kayo. Hindi ka nagtataka ka, ba't itong mga ton, tatamad kumain, kakain. Eh wala eh, hindi mo wala nilagyan ng ano, di ba? Alam nyo, itlog daw. So, 1,000 ata ang recipe sa itlog. Ay, masarap ang itlog, di ba? Pero wag puro itlog na bigla ang ginan nyo. Tango, yan na! Huwag nga. Hindi gaganahan yan. Amen? Yan ang aralin mo bilang babae. Ako, mautuwa. May buong karir dyan. May YouTube dyan para dyan lang. Eh kaso pag hindi ka okay sa Panginoon nga, parang galit ka sa trabaho mo. Eh ano ba yan? Luluto na naman ako. Sasaway na naman ako. Parang galit ka sa role mo yan eh. Oh, sino kinakalaban mo? Parang ka nagsisi mag-asawa, ganun. Oh, inalaban mo yung style ng Diyos. Pati asawa mo, parang iaano mo pa. Pati anak mo. Ganon din niya, matututo yung mga anak mo. Ay, si nanay, oh. Buti nga, may pambili. May pambili na. O, yan na! Nakita niyo itsura ng itlog na, ano? Madali. Sunog-sunog dito, tas dito, ano? Eh, napapanood ko sa pambihira. Talaga may kopi pa. Ang sarap kainin. Mahalin ka na sa ako mo. Anyway, move on. But, ano yung kabaliktaran doon? So, but which becometh women professing godliness with good works. So, hindi yung profess lang, ha? Ay, ako godly ako, pero actually, ako yung nagluluto ng gano'y itlog. Pakita mo yung maganda mong gawa, doon makikita yun na godly ka kasi talagang yung mga anak mo maayos, asawa, hindi yung pinapabayaan, yun. Yan, ito yung title natin, Let the Women, no, the Woman, Learn in Silence Without Subjection. So, ito na yung pinakano natin, no? So, kung matututo ka daw, kasi ganito po yan, ha? Isa sa mga pagpapakita ng authority yung ganyan, di ba? Kaya yung iba, pansin yung iba, ayaw nila lang hindi sila pinapansin. Eh, lahat naman tayo, di ba? Pero yung iba, medyo sobre. Pag hindi mo pinansin, tataas na yung boses. Eh, kaya hindi ka pinapansin, may dahilan siguro. Amen? Either makulit ka, sinabi mo na dati, o mali ka, kailangan mo na naman ulitin, mapagalitan ka na naman, tapos ulitin mo pa. So, minsan, hindi ka na pinapansin. Okay? Sa lahat yan, ha? Sa lahat yung babae. Pero, so sa church daw, especially, pag nag-aaral tayo ng doktrina, ang priority po yung lalaki. Kasi sila, later, yung, siyempre, obligahin ka, pag lalaki ka, mataas ang expectation sa'yo. So, yung lalaki, kayo mag-aaral, seryosoin nyo yan. Eh kaso may mga babae rin na gustong pumapil ba? Kasi naiintindihan din naman niya rin yan. No doubt. Walang duda na
yung doktrina kaya ang aralin ng babae. Tama? Pero hindi nga primary expectation sa iyo yun. So, anong gagawin mo? So, according to this verse, at marami pang iba sabi, gusto mong matuto? Actually, kahit yung lalaki, minsan, di ba, hindi ka rin na-expect na mag, di ba? Kahapon, may nagtanong dun, nagpa-impress eh. Medyo may education din siguro, di ba? Yung mga terms ang pinapasok. Okay lang sa akin yun, gusto ko nga yung kaso. Minsan, alam nyo ba, pwede ka matuto ng ano lang, sa tamang pay, sa tamang hindi nagpapa-impress. So, lalaki at babae yun. Eh, pero dito ngayon, lalo pag babae ka, hindi ka naman ina-expect na later, ikaw mapapasok, tapos gusto mo makipag-debate or something. Tama? So, iba po yung magtanong, ha? Pag sinabi mo, magtanong kayo, anong tanong nyo? Okay yun. Pero sinasabi po ni Paul dito, later, actually, sasabihin niya sa Revelation. Kung na nagkakamali sa isang church doon, no? So, Tayatayra ata. Okay? So, itong-ito rin yung mismong sinabi niya, yung usurp, okay, na nabasa mo kanina, usurp. And then, yun, tahimik ka lang. So, huwag kang makipapapapel, huwag kang magyayabang, kasi primarily, ang pag-aaral salita ng Diyos at therefore, pagtuturo ay binigay sa mga lalaki. Okay? Ulit-ulit ako kasi nga importante. So, yan. So, ngayon, dinagdagan niya pa, sabi dyan, but I suffer not a woman to teach and to, nor usurp authority. Basta tingnan natin sa Revelation. Tingnan niya yan, ha? Usurp. Bihira lang binanggit sa Bible to. Usurp. Ne. Suffer woman teach. Mali. Yan. So, dalawang beses lang. Nakita niya yan. Dalawang beses sa Bible, binanggit tong phrase na to. Sabi ni Paul kay Timothy, yung mga babae, sabi, but I suffer not a woman to teach. Dito sa Revelation, nabanggit eh. Sabi dyan, notwithstanding, I have a few things against thee because thou sufferest that woman, Jezebel, to call herself a prophetess, to teach. So, dito seduced naman. Pero still, ba't mo pinagtututo yung babae sa church nyo? Ba't may pastora kayo? Yan, tayo-tayo lang nga, di ba? So, sumasama ba yun? Eh, sinabi dyan eh. Pero iba ba't yung pastora? Pag yan ang usapan, ako, alam mo na yung sagot dyan. Eh, gusto namin magturo, maglingkod sa Diyos eh. Pwede kang maglingkod sa Diyos nang hindi mo ino-offend yung salita ng Diyos. Kasi nasabi dyan, dalawang beses dito, negative, kasi hinayaan nila magturo yung babae. Dito naman, malinaw na instruction na huwag nyo hayaan yung babae magturo sa mga lalaki, especially lalo sa church. Okay, so okay lang sa bahay, sa mga anak niya, walang problema. Mga galing yung babae nga dyan eh. Kaya sabi dito, malinaw, ang babae, learn in silence, and then, huwag kang papastora. Actually, pwede mong palit dyan, huwag kang walang pastora. Malinaw, baka yung ba, hindi pa nakakuha yan. Yan, ang malinaw na ano. Walang pastora, kasi pag pastora ka, pastor ka, ruler ka sa church. Tapos, ibig sabihin mo, mga babae lang ba doon? Siyempre, hindi normal na church yung puro babae. So, may lalaki doon. So, ano ba yan? Yan yung ano, umupo na maayos. Yan, example na yan, no? Di ba? So, bata pa yan. Anyway, sige. But to be in silence. So, nakita niyo, inulit-ulit, silence! Kasi po, yung mayab, yung may authority, hindi yan silent. Kailangan niya magsalita, nagtuturo siya eh. So, pag ikaw alam mo na under authority ka, may mga pagkakataon na gusto mo rin magsalita, kaso, yung may authority, op, oh, andali lang ha, o oh, mamaya na, o oh, tahimik, ganun yun. So, hindi bastos yun, hindi yun, ano, pero minsan kailangan. Ginagawa nyo rin kahit sa mga bata yan. Ngayon, sa church daw, may pagkakataon na ganun. Okay, patapos po tayo. Bibigyan niya ngayon ng dahilan bakit, why that is. Pero basta, malinaw na po ba na authority sa bahay at kahit sa church yung lalaki? Meron pa bang duda doon? Sana wala na, no? Eh, unfair naman yun, unfair. Unfair ang Diyos, kailan pa? Or baka naman, kaya feeling mo unfair kasi ikaw yung hindi fair
at gusto mong kung hindi fair ang Diyos, ano ka? Yan ang tanong. Ay, hindi siya fair. So, ikaw, fair ka. O mali yung fairness na idea mo ng fairness. Tama? Yun, yun. Kasi ang Diyos ay hindi naging unfair. So, nilalagay lang ng Diyos yung tamang kalagayan ng babae. Okay? Kasi nga, normal yan sa babae. Especially yung babae, pag yun nga, pag hindi rin naturuan ng maayos. Kasi may insecurity ba? So, feeling niya, pag pinatay, tahimik! Ayun, lumalaban yung puso. Kahit mga bata, ganyan eh. Pag hindi tama yung puso ng tao, ng bata, ang attitude niya, yung authority, tatay niya, siya anak, so, nilalabanan niya, anong tumahimik, anong sumunod, anong... Kahit niyo yun, lalaki at babae ito, pero nasa nakafocus tayo sa babae ngayon. So, never na kayo ay mag-rebelde sa Diyos, sa utak man, or sa, lalo sa action. Kasi pag nag-rebelde ka sa puso, sa utak, magmamanifest po yan. Okay? So, yun na. So, ngayon, bibigyan tayo dito ng dahilan at napakaganda ng mga dahilan ito. Pwede pa ako mag-go on dito ng tatlong oras eh. Ito lang. So, bakit pinaburan ba ng Diyos ang babae, ang lalaki? In a way, sa pagtuturo sa authority. Yes. Ito yung mga dahilan. So, number one, bakit? Kasi si Adan ang unang ginawa. For example, gagawa ka ng isang bagay. Anong limitado ka ng oras, ng pondo? Anong unahin mo? Yung original intent mo, yun ang gagawin mo. Yung mas importante, di ba? So, alam nyo naman, yung si Eve, importante din. Kaso nga, ang malinaw dun, ginawa siya para sa lalaki. Tama, binanggit din yun sa another point in the scripture, kaya sabi, yung babae, help meet. Tutulungan niya yung lalaki, inutusan niya, primary role ng tao, binigay sa lalaki. So, kumpleto na yung lalaki, kaso kailangan niyang tulong. So, yung babae niya, yung tutulong, help meet nga eh. So, kaya sabi dito, first, anong isa yung first una, pwedeng una, nauna in time. Isa pa is, pwedeng mas importante, okay? Meron tayong preaching na ganyan, yung first works. Ano yung sabihin ng first? Pwedeng nauna in time, nauna, pwede rin mas important. Pag sinabi yung first honor, ano yung sabihin nun? Una siyang in-honor, ganun ba yun? Hindi, mas mataas. So si Adan, ang unang ginawa, merong role siyang gagampanan, leader siya, okay? And then Eve. So, importante rin si Eve, kaso, help meet nga, okay? Malinaw ba? So wala tayong ni-skip dito, ha? Ano lang yan dito. Inaaral na natin yung ating ano. Kami ako bibigay yung pambalas dito. Second to the last, and Adam was not deceived. At Tagalog, hindi naloko si Adan. Hindi ba siya naloko si Adan? O naloko din? Naloko din eh. Ano yung sabihin nito? Mali, hindi. Sandali, context again. Sinabi lang niya hindi na deceive si Adan kasi yung nakasunod diyan sabi but the woman being deceived was in the transgression. So, pasya sabi niya ang unang naloko. Obviously sa Satanas target din si Adan, okay? Sino gusto ng lokohin ng demonyo? Lahat. Eh bakit si Eva yung naloko? Ano yung sabihin nun? Logically. Mas weak siya. So, sabihin, may transgression nga siya. Kasi, parang ganito yan. Parang weakest link ba? Parang, walang bibitaw ah. Sige po, walang bibitaw. Bumitaw yung isa. Kasi nanghina. Okay? So, ano sinasabi ni Paul ngayon dito? Mahina yung babae. So, kung gagawin leader yan. Kung mahina ang leader, mahina yung buong congregation. Okay? So, palakasin mo yung ano, design ng Diyos, yung lalaki. Binigyan niya ng mas malakas sa maraming bagay, yun ang gawin mong leader. Okay? So, yun yun. So, again, yung mga tangang tanong dito eh. Hindi, may kilala akong babae, mas malakas na sa lalaki. Pinili mo, si Heidi Lynn Diaz, malakas kayo, mas to. Oh, so, average mo yung lahat ng babae sa lalaki. Sige nga. Yun ang mga tangang ano minsan, pero yun, may tama, pero mali.
Karamihan ang lalaki, malakas sa babae. Okay? So, ganun din dito, spiritual. Sino yung unang maluloko ng away? According to this verse, aminin natin, amen? Yung babae, mayroon mga kahinaan, may lalaki, may kahinaan din. Pero pag kukumpara mo yan, mas matibay ang lalaki pag natuto yan. Matibay yan. So yung babae, kahit minsan matagal ng Kristiyano, may ways sa tanas dyan eh. Kaya yun ang nangyari dito eh. Anong ginawa sa kanya? Ginamita lang ng salita eh. Kaya hindi po reliable ang babae mag-lead, for example, ng bahay tsaka ng church. Okay? Ngayon, kung walang iba, sige. Kaso, again, hindi papasa yun. Anong sabi mo sa church? Walang lalaki? Ganyan ang self-defeating eh. Diba? So, maling-mali. Okay? So, marami tayong tinitira ngayon na bukod sa pastora, sa atin din. I'm sure, nag-iisip kayo ng ganyan. Hindi naman pwedeng hindi. Kaya nga in-address dito ni Paul eh. Eh ako, basta, mas matatinitira yung mga lalaki dito. Mas matalino ako dito eh. Una sa lahat, maraming klase ng katalinuhan. Okay? Parang wala pang ano sila eh. Alam niyo ba yung, ano yung IQ? Ano pa yung iba? Ayan, medyo na-discover daw nila. Totoo yun. Meron pang iba na nili-discover habang inaaral nila yan. May iba magaling dito, pero dito napakahina. So pag sabi natin, pinag-aralan niya ng both lalaki at babae, ang magiging fit pa rin sa role ng leadership lalaki. Yun ang sinasabi basically ni Paul. Amen? Last! Pero, pag sinabi notwithstanding, anong isa yung notwithstanding? Parang pero lang yan. Tingnan ko na nga rin. Notwithstanding, she, paibasa niya nga po, ready, go. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity, and holiness for his own right. May sinabing notwithstanding, or regardless, or whether, despite of this, parang ganun. So, ito din ba yun? Sa Tagalog, ano ba yun? Ngunit, diba? So, ang context kanina sa taas, ang babae ang mahina. Ang babae maluloko. Pero, may pero dito ngayon. So, iba kasi binabasa to, hindi naiintindihan minsan yung ano, context eh. So, ito kasi medyo malalim, hindi maintindihan ng mabilisan. Kaya, ano yung subalit, siya naman ay maliligtas, hindi po ng kaluluwa, sa siya maliligtas. Yung binanggit kanina, yung mga kahinaan niya. Saan mahina ang babae? Naluloko agad. Mas naluloko daw. Sabi dito eh, superior yung lalaki sa ganung bagay, ha? Sa leadership, ano pa? Sa doktrina. Yun, yung babae, minsan gustong ungusan yung lalaki. Yan, makahinaan din ng babae yan. Kaya nga, utos diba sa Ephesians 5, sa wife, submit to your husband, husband, love your wife. So, yun yung parehong kahinaan ng lalaki at babae. So, sa babae daw, minsan ayaw mag-submit. So, kasi sabi dito, submit, and then, so, paano nga siya, paano siya maliligtas dun? Paano siya hindi matetempt na gawin yung mga kahinaan niya? Ito po yun. Yun ang sabihin nito, yun ba, hindi masyadong dinadaanan to, pero tayo kailangan ng daanan talaga to. So, maliligtas siya sa ganung bagay. Saan daw? Anong kailangan niyang gawin? Ibig sabihin, dapat mga anak ka, yung mga anak na mga anak, ibig sabihin, huwag mong iwasan yon. So, dapat babae ka, ina-expect talaga sa'yo, ayoko na mag-anak, isa lang. Alam mo, goal mo sa buhay. Diba? Eh, parang gusto ng lalaki, dalawa. Mahina din. So, kailangan daw, kasi pansinin nyo to ha, pag kayo, babae, mag-manitest ba kayo kung meron kang inaasikaso sa bahay ng mga anak? Siyempre, ibig sabihin na spare ka sa mga itong mga kahinaan binanggit dito. Hindi ka magmamalaki, di ba? Ay, mas malaki sweldo ko. Hanap ako ng mas malaki sweldo. Hindi mo naisipin yung kasi yung mga anak mo, ang dami mong anak eh. Ang isipin mo, yung mga anak mo. Para siya maging matalino. So, nasave ka. Okay, nasave ka doon sa ganong kaisipan. Hindi ka join ng feminist. Okay? Hindi ka magmamarites. But especially, binanggit din yan, if they continue in faith and charity and holiness. So, obviously, ito yung mga default, eh, no? Manampalataya ka sa Diyos, magmahal lang kayo, banal.
Kasi hindi po kabanalan yung makipag-ungusan ka sa lalaki. Sinisira mo yung pamilya nyo. Amen? Amen. Yung kung lalaki, paano ba naisira yung pamilya ng kagagawa ng lalaki? Either tamad or nagbabae, ganyan lang naman yun eh. Or nagbisyo, ganyan madalas. Totoo rin yun. Pero ang babae, paano nyo maisira yung pamilya? Yun, pag naipag-ungusan sa lalaki. Yung lalaki, yung respeto na dapat sa kanya, nawawala, nawabawasan. Kagagawan din ng babae. O siya rin, siyempre, o sila. Ang sisi lagi pag lalaki-babae, sa lalaki yung may sisi kasi ito nga yung ruler eh. So, pero, yung babae, sa halip na awayin mo yung lalaki, makipagkompetensya ka sa lalaki, di tulungan mo na lang. Pag hindi mo ginawa yon, at fault ka din. Okay, malinaw? So, parang may gusto kong balikan eh, nung alimutan ko lang. So, sige, sagutin na lang natin yung mga common ano. So, nabanggit na natin, okay, malinaw pala mas to sa Bible yan. Okay, pero, parang masama pa rin loob ko, parang unfair. Parang may naglilinger na, parang unfair! Diba? Paano yan, mas to? Well, minsan it gets to the point na kailangan mong, parang yung mga anak nga natin, ma-realize mo yung katotohanan na may binigay ang Diyos na authority. Sa yun. Kahit sa buhay, alam nyo, yung mga loko-lokong ano, mga wicked people na sabi natin yung mama at makapangyarihan, ganyan po yan eh. Sabi mo, pastor, bakit kaya yaman na lang? Gusto pang maging mayaman na? Ba't ganun? Ganun ang tao eh. Kung ito yung boundary mo, gusto mo lagpasan. Alam mo yung boundary? Kahit yung mga anak nga natin, oto, wala ang lalabas dito ha. Ayan, ang pintuan, sinarado, gaganyanin pa yan. Pag sinabi nang hanggang dito ka lang, hanggang dito ka lang. Lalo pa nagsabi niya, righteous. Pag sinabi niya yung Diyos, ano, kakalabanin mo ba to? So, one, gusto kong closing dito, eh, i-honor mo ang Diyos na alam niya yung the best sa'yo. Amen? Pwede ba yun? Mga ladies, ganun din mga lalaki. Pero ngayon, mga ladies kasi nasa ano eh. So, again, kung lalaki ka, isipin mo, binigyan sila ng ganun yung babae, binigyan ng boundary, ikaw meron ka din. Meron yan, definitely. Isa lang, isang asawa lang. Ay, ba't yung Muslim? Unfair! Ha? Ganun yan eh. Ay, ba't di pwede magpayaman yung basto? Yung ba't yung basto? Okay lang, yung ganyan. Unfair, hindi unfair. Hindi unfair. Alamin mo yung kalooban ng Diyos. At kung di mo lubusang naunawaan, welcome to the club. Wala namang taong nakaunawa lahat ng ano ng Diyos eh. Pero later, I believe, maunawaan mo rin. So, actually, nabanggit na nga natin ibang bagay. Okay? Maunawaan mo yan. So, kung babae ka, mas may masaya kapag under authority ka. Mas gusto mo yan. Pag-pray mo yung lalaki, na siya yung mag-take ng lead, maging maayos, may mga kahinaan niya, supportahan mo, turuan mo siya. So, magandang ano yan, partnership yan sa inyo. And then, everybody happy, of course, dahil design ng Diyos yan. Amen? So, sa ito malinaw naman sa ating mga Baptist eh. Pero kaya, again, dinadaanan natin kasi nga, by the way, ibang Baptist under din. Kunwari lang hindi, kasi nga malinaw sa Baptist eh. Oh, meron ganun. Refresh ng pasto, pag ganyan, kaya yung dabak, pag sila-sila na lang, nasusunod din yung isa. Nangyayari yan. Kaya inaaral natin. Kung hindi nangyayari sa inyo, at least maakay niyo iba na gano'n. So, gano'n din. Yung may mga pastora, huwag kayong mahihiya na sabihin sa kanila dahil sila mahiya. Ito lang naman ang fault na kayo. May mali din kayo. Ano? Yung sinabing walang mali tayo, pero kaya nga tanong, ano? Anong mali? Para malaman natin at makorek mo sakali. Obviously, sila obvious agad eh. Pag pastora yan, false teacher agad yan. Kasi malinaw eh. Isa pa lang yung dinaanan natin ha, nabanggit ulit ni Paul yan paulit-ulit. And then sa Revelation, pinakita natin kanina. Okay? Mga isang oras na ako. May tanong ba? Ako, Pastor. Oh, yung may nabanggit yung Pastor na ginawa ng Diyos niya, I will make a suitable opinion to that claim. Oo. Yung kaya, ano, kay... Kaya Dan. Ayun nga. Anong tulong na ipapagawa doon? Very good. No? So, ganun po yan. Parang pagtulong, ang primary dyan, kung sino man ako natin, ako ay nagtayo ng business na mag-hire ako ng tao para tulungan ako. So, obviously, ako yung primary mover. Ako yung mag-iisip, ako yung musunod. Pero siya, tutulong siya sa akin. So, either sasabihan ko siya, or pwede ka naman siya tumulong ng kahit hindi ko sasabihan. Pero, meron pa rin power authority yung
kung sino yung nag-umpisa. So, sa bahay, yung lalaki niya, dapat. So, yun po yung help meet ang tawag doon. So, ang Diyos ang nagbigay kay Adan ng tamang tulong. Okay? Pag sila help meet, maiibsan niya. Ano, maiibsan lang doon? Basta matutulungan ka niya in a way na talagang sakto. Patulungan si Adan. Dahil ang charge binigay sa lalaki. But of course, kung asawa mo yung lalaki, you belong to one team. Diba? Ano ba ang mga ginagawa ng pamilya? Ayun, siyempre, mabuhay, matulungan yung mga anak. Diba? Yun ang simple din eh. Pero, ano, hindi lang para mabuhay. Ikaw mismo bilang tatay, mayroon ka na dapat ina-accomplish na goal sa buhay mo. Hindi lang mabuhay. Diba? Hindi tayo, sabi nga nila, kumakain tayo para mabuhay, pero hindi tayo nabubuhay para kumain. Natindihan niyo ba yun? So, kumakain tayo para mabuhay, pero yung buhay mo, sa iaalay mo yan, i-devote mo yan sa something else that is greater than you. Ayun pa ang isa, Pastor. Kasi sa generation ngayon kasi, may pagbabago na kasi sa i-compare ng nakaraang panahon. Sa ngayon kasi, dahil sa sistema ng kahirapan na, tatabaho yung babae. Hindi na sasapat ang kita ng lalaki. Tapos, lumago yung membro ng pamilya. So, sa anong kapamaraanan na maibigay yung source doon sa pangangailangan ng... Okay. So, yun nga yung sasabi kanina. Ulitin ko po, ha? Sige po. Magandang tanong yun, no? So, kaya yung ibang tanong din ganun. Eh, Pastor, eh, paano yun? Hindi sapat yung kita ng lalaki. Ang tanong, ano ba ang sapat at kailan mo ba gusto makasapat? Kasi ganito po yan eh. Yung thought na yan, maaasahan mo minsan yan sa mga unbeliever. Pero pag believer ka, alam mo, naniniwala ka ng lahat ng bagay galing sa Diyos at pwede niya ibigay at mayaman siya, eh ba't may ganong question? Diba? So, sinabi niya na yung lalaki dapat magtrabaho, eh kulang eh. Ba't kulang agad ang ano mo? Hindi kulang. Pagyamanin mo yung binigay sa'yo, yung babae ngayon, mag-focus siya sa dapat mag-focus siya, eh, hindi makakadagdag pag nagtrabaho. Eh, pag nagtrabaho siya sa labas, may mabawas din eh. Diba? Mabawasan yung gagawa sa bahay. Alam ka naman walang gumawa sa bahay. Eh, di, tutulungan ko siya. Eh, di, ganun din. Pag tinulungan mo sa bahay, eh, ba't hindi mo nalang pinagtrabaho yun sa labas? Diba? Eh, kulang. Kaya, bakit nga kulang? At define kulang. Yan ang tanong. Baka naman ang gusto mo kasi ganyan, ituloy yung kaya mo. Pagtsagaan mo yung meron, ganun ang rule dyan eh, kahit saan. Hindi yung pwedeng abutin to, hindi mo kaya, tapos kukuha ka ng ibang source, babae. So, iiwanan niya yung dapat niyang gawin, ganun. Talo ka rin naman. So, tsaka yung binanggit mong introduction, Kuya Jun, invalid yun. Kasi, hindi, totoo rin yun. Diba, na-observe natin yun. Pero, sa sistema nila. Okay? Eh, may sistema, ang Diyos. So, ano mas magandang sundin? Hindi, parang mahirap. Nagda-doubt ka, sabihin. Magtiwala ka sa Diyos na siya yung magbibigay ng pangailangan mo. Paulit-ulit sinasabi sa Bible. Sinasabi niya, ano kaya totoo kaya? Ay, malamang, totoo yun. Totoo talaga yun. Tsaka, ano yung assurance mo na pag nagpabaho kayo pareho, pareho kayong, alam mo na, magpapalain or, di ba? Ano yung assurance? Number one. Pangalawa, yun nga, pag nabawasan kayo ikaw ng focus mo sa tabaho, sa labas, at siya focus sa loob ng bahay, ano yung assurance mo na mapapabuti kayo? Kasi nga, nabawasan din eh. Okay? Yan po yung challenge. Sa totoo lang, tama rin yung introduction ni Gerjun. Yan ang sistema ngayon. Pero, again, hindi na necessarily tama yun. Kahit ano pang sistema ng mundo, maraming sistema ng mundo ngayon na mali eh. Yeah? So what? Kaya nga inaalam natin yung mas tama na sa Bible. So, ano ba sistema ng Diyos? Ay, yan ang tagitiwalaan ko. Itiwala lang sa Diyos kung magkulang man yan. Amen? Okay, so yun po yun. Actually, talagang, hindi sasabi madaling ano to. Pero, minsan yung mga mahirap na higing madali pag nagitiwala ka sa Diyos. Yan, totoo. Okay, so let's pray, Lord. Salamat po, Lord, na daanan namin at I hope, Panginoon, na address yung issues na nakapaloob sa ganitong area na, again, sa salita niyo, Panginoon, malinaw naman. But sa panahon namin kasi nga po, Lord, ay chinalenge yan. Hindi lang po itong rule na itong chinalenge. Napakaraming chinalenge na sa libutan at sabi nila, nagtagumpay sila. At the more
may mga anak ng Diyos ay magko-compromise, hindi naman sila nagtagumpay lang sa design nyo, of course. Kayo pa rin ay Diyos, at later kayo po yung gapala, hindi kayo mawala. Kayo nagbibigay ng kapala, and gapala nyo magtiwala sa inyo. So nawa, mas magtiwala kami po sa inyong sistema, Panginoon, pangangalakad nyo, Panginoon, na ano yung mas better namin gawin, malinaw naman. So, at the time na mayroon kami doubt, Panginoon, aralin din namin, at mas mag-observe kami, pwede namin ikumpara din. Pero hindi sana kami bias na mas nakikita lang namin sa mas mga maingay na propaganda ng mga salibutan. So, makita namin katotohanan na actually marami pa rin na pamilya na sumunod sa inyong pattern, sa inyong autusan, sa inyong sistema, na actually the best pala yun pag sumunod kami, Lord, sa ganung sa design, sa original design niyo, Panginoon, lalaki, authority, pero mabigat ang responsibility, pero kakayarin sa inyong biyaya, ganun din ang babae, Panginoon, na yes, may insa mahirap din dahil nakikita sa labas, parang naukulangan sila pag isa lang katrabaho, but just the same, may trabaho, Lord, sa bawat isa, dapat gampanan. So, magtiwala kami sa inyong design, at makita namin yung kalulatian, Panginoon, pag dumating yung time na nakita na namin na yes, better pala yung inyong commandment at design, Panginoon. Salamat po, Lord, guys. Wala sila po sa aming bilang. Yung balalalaanan niyo rin po yung mga hindi nagtatapat. Palalaanan din at makita nila na yung the best po yung magtiwala sa inyo, basically. At yun din po yung aming this week, Panginoon, yung napuntahan namin, a funeral service, I pray na maging ang buong ngayon to, Lord, at maraming tiwala sa'yo, maligtas una. At yung ibang influence na gusto namin ma-accomplish sa kanila, okay, pagpaloob nyo rin po, Panginoon, yung ano yung palooban nyo, maligtas ang marami doon, magkaroon idea, Panginoon, na no, hindi ibig sabihin na pinanganak ka sa isang religion, doon ka na. So I pray na, ilang po, Lord, kumilos po kayo, gawitin nyo lamang kami. But ang hinihingi po namin ang paggabay ni Lord sa siyempre yung kapupuyat, sa trabaho, Panginoon, di makompromis sa aming health and other activities na kailangan namin gawin. So ilang po, Lord, kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.